Well, magandang umaga mga ka-viewers. Nagbabalik si Nelper Cabida for repair this speaker. Kimiso, mayroon 8 inches ang speaker. Ito yan, 8 inches yan. Meron siyang display rito, pero hindi siya permis. Meron siyang echo mic volume. Dito pa lang, mic in. Ito, may ilaw ito rito, tsaka dito. Ito, hi-fi. Okay, operahin natin to. Dahil ito, walang power, walang tunog. Umumpisahan ko na, wag na natin patagalin. May FM pala to. Ngayon lang ako makakapag-repair nito. At sigurado naman ito, hindi pa ito nare-repair ng iba. Kasi sabi ng may-ari, bago lang itong unang pagkasira. Okay. Umpisahan na natin. Bago ko buksan, power ko muna. Kung magdediretso ang power. Ito. Power natin. Ito yung power on, volume pa. Volume na, power pa. Wala. Wala talaga, kahit display, wala eh. Buksan na natin. Habang binubuksan natin ito, pabilisin na natin ang ating trabaho para hindi humaba ang ating video. Hindi ako sigurado kung ako nang unang nakabukas dito. Parang malambot yung ano ah. Yung mga tornilyo. Alam mo, pagka, halata ako pagka ako pa lang ang unang nakapagbukas niyan eh. Lumalagatik pa nga yan pagka pinilit kong buksan. Yung unang ikot nun may lagatik eh. Ang kanyang port ng 5 volts dito. Ito yung kanyang battery, yung kulay blue na yan. Ilalabas ko lang. Hindi ba pwedeng ilabas to? Tanggal ko na yung battery. Ito na. Ito siya eh. Lulutin natin dito. Medyo makunat dahil meron siyang tikit. Meron siyang joystick eh. Yun. Joystick. Tapos tingin natin ito kung meron pa siyang 5 volts. Titestirin ko kung ilang boltahe ang na-store niya. Ang naka-store sa kanya. Unang gamit ko simula sa pagkabili. Ang tester na ito, Inco. Digital tester. Okay. I-test ko sa battery na 5 volts. Tingnan natin kung may 5 volts pa ito.
Bakit ayaw na siya sa power? Wala na power eh. Negative. Sundutin ko lang ang maayos. Three volts na lang, kaya hindi siya makapagpaandar eh. Ayun o, dapat yan ay 5 mahigit. Mahigit na 5 volts. Subukan ko siyang supplyan ng 6 volts. Nag-charge pa ba ito? Ito yata hindi na nag-charge eh. Subukan lang natin. Putulin ko lang to. Babalik ko rin. After na hindi mag-work yung aking pamamaraan, babalik ko rin siya. Supplyan natin ng 6 volts. Ito power supply. Tingnan natin ang voltahe nito. Ayan, 4.7 volts, no? 4.7 ito. Dito. Itaas natin ng konti. Under siya eh. Dapat 5 volts above. Pero wag lalampas naman ng 6. Tataas ko ha. Tataas ko ang voltahe. Adjustable yung voltahe. Ito ha. Tinaas ko ng konti yan. Naging 6.7. Isusupply natin. Subukan natin isupply kung tutunog siya. Sa 6.7. Dito yun eh. Ibalik natin ito dito. Ibalik ko rito sa pinagkunan ko kanina. Dito ko ito kinuha. Lalagyan ko ng supply. 6 point something volt ito. Naka-off pa tayo. Naka-off. Yan. Supply. 6.8 volts. Tignan natin ng display kung magdi-display. Okay. Nag-display siya. Ang susunod na gagawin natin dito, yung FM, patutunugin. Pero ito, mahirap mapatunog dito dahil mahirap kumuha ng signal dito ang FM sa lugar namin. Lalo tigit pa'y walang antena itong device na ito. Off muna. Off. Lumalabas na okay ang device, pero ang supply niya hindi okay. Hindi na siya nag-charge eh. Ito na ang may diferensya. Ito ang battery nito. 3 volts lang nasa kanya. Bagamat magdamag na nakasaksak, hindi na siya makapagpuno. Wala tayong pamalit nito. May gawa tayong paraan dyan. FM mode. FM mode.
FM mode siya. Yung nga sinasabi ko, mahina ang antenna rito. Walang reception na maganda ang signal ng FM. Kasi ang frequency modulation dito, ano eh. Dito, mahina ang reception dito ng FM. Okay na po ito. Pwede na ulit itong tumugtog. Hindi lang tayo makapag-Bluetooth kasi ang Bluetooth name ng speaker nito ay yung may-ari nakakaalam. Ayaw pumasok yung connect, ayaw kumunik yung aking cellphone eh. Okay, hanggang dito na lang po ang video. Maraming salamat po. Okay ang ampli niya. Thank you po sa inyong panunood.